So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalove TV. And today, ito kasama nga natin yung mga young birds natin na training for summer. So ayan, ito yung isa sa kanila. So kita nyo, bata pa lang, medyo namamara-mara ako na. So for today's video mga kalapatids, meron tayong good news. Dahil nga nung nakaraan mga kalapatids, kumaalala nyo yung dagit natin, nakauwi na siya sa wakas sa kanyang boss. So yung love letter na ginawa natin, nakarating na. So sinend sa atin mga kalapatids nung kanyang owner. So abangan nyo yun mamaya mga kalapatids, tara! So ayun na nga mga kalapatids, no? Kung maalala nyo yung dagit natin, ganito lang halos yung itsura, no? Pero hindi naman ganitong kulay. So blue bar yon na may white flight. Ito medyo malapit-lapit yung kulay nito, blue bar yan. So yun nga, nakauwi na siya doon sa kanyang owner. So sinend nga sa akin mga kalapatids yung picture ng owner kasama yung sticker saka yung ibon, no? So nakakatawa kasi yung ibon pala na yun mga kalapatids, hand-feed pa. Kasi nga nakita ko yung na-hand-feed nila dun sa video, no? So mamaya sa-share sa inyo yan. Pero ito, bago tayo mag-start, yung mga ibon natin na to, ibibilad muna natin dito sa may itaas. Ayan. Kaya lang, ang problema nga natin dito, ayan, medyo makulimlim. Ito, magpapakawala na sana ako mga kalapatids ng dalawa. Kasi nga uti-uti lang ang pagtitraining natin. Kaso ito, medyo may namumuong sama ng panahon sa gawi dito . Ayan, at mukhang sa atin papunta. So ang gagawin ko na lang muna ngayon mga kalapatids ay ito, i-viewing ko na lang muna sila lahat dito sa may itaas. Ayan. So ito, lalagay na lang muna natin sila sa itaas. Hindi na natin papakawalan yung iba. Ayan. So kasama dito mga kalapatids, pati yung mga tinitraining natin . Ayan. So pati rin yung mga stock birds. Ayan, lalagay natin sila isa dyan sa taas. Ayun, tatakbuhan na yun dyan. Ayan. Yung ibang si dito, namamara ako na, siga na . Ito, sino ba to? Speed bird yata ito . Hindi ako nagkakamali, anak ni ano to, ni Boy Amo. O, takbo, ayan, may isang siga dito, may gwardyo. Ayaw magpadaan, no? Namamara ako na kahit wala pang tunog. O, diba? Ito, kunin natin yung isa pa. Ayan. O, siga, ayo. Gabi, siga siya. Tapos ito pa. O, sige, paso. O, quality check. Talagang binabutayan ng isa dun . Samba. So, ayan, ang dami na ito mga kalapatids. Lahat to mapupunta dyan sa itaas. Ayan. Pero yung tinitraining ko dito, ilan lang. Anim pa lang mga kalapatids yung tinitraining natin dito. Dahil dito sa 13 na mga ibon na to, karamihan dito mga stock bird ko, mga inbreed. Yan, yung mga flyer natin, nandun pa lang sa likod, yung mga second clutch. Yan, ito, grabe ito, ay pumasok, ay doon ka nga. Yun, so yun, doon na siya mga kalapatids, tulang na natin itong si Boy Siga. Doon ka na. Yan, tapos sasara na lang natin. Ba, grabe ito . Doon kayo, bawal punta rito, uy. Doon. Ayan siya, ayaw pumunta rito. Ayan, makikipag-away ka pa . Ayan, meron naman lock dito yan mga kalapatids. Double check natin, baka may naiwang ibon. Ayan, so ito talaga makulit to. Bumabalik talaga itong isa na to . So ayan, anak ng tina pa mga kalapatids. Umapunta. So ngayon, babalik ulit sila sa loob. Yan ang problema pagka umaambon. So ito, medyo may konting malinipis na mga ambon. So titingnan natin kung tutuloy. So babantayan ko na lang muna. Kapag ito medyo lumakas, gumapal yung ambon, mapipilitan tayo papasukin lahat sila ulit sa loob. Yan. So number one tip mga kalapatids, pagka ganito, huwag kayong magpapakawala, mag-viewing pagka ganito umaambon, no? So maganda na pag umuulan, papasukin natin yung mga ibon kasi makakakuha sila ng sakit dyan. Maaari silang makakuha ng one eye cold. So nagtataka kayo, minsan yung ibon nyo, hindi naman flyer, hindi naman lumilipad, pero nagkaka one eye. So nagiging sanday lang doon yung naulanan sila mga kalapatids, no? So kaya mahalaga pag ulan, pasok sila sa loob. Ayan, medyo kumakapal nga yung ambon, no? Dahil dito sa dilim dito, ayan. Sabi na nga ba sama ng panahon yung parating na to . So gawin natin mga kalapatids, ito, tulak na natin sila. So syempre sa pagtutulak, gagamitin lang natin itong stick natin na maliit, ayan. So kita nyo naman, baby pa lang yung mga to, sanay na talaga sila sa stick. Ayan, so stick motivation kagad sila. So tulak na natin, ayan, di naman sila makakalabas . A few moments later. So ayun mga kalapatids, alam ko na bakit di sila pumapasok. Nandito si Boy Siga. Ayan . So unahin na natin tulak to. Oh!
So ayun nga mga kalapati, sumalakas na yung ulan, mabuti na lang at eto, napapasok na rin natin kagad sila, isa na lang, ito na lang. Ayan, so yun, all goods. Ay, balik na natin sa loob. Ayan, inom agad eh. O, di ba? Then, bababa natin tong tarapal dito. Ayan, bawal silang maulanan. Di bali, yung abutan sila ng natural mga kalapatid sa ulan kaysa yung ganito, yung pilit, no? Yung talagang pinapaulanan natin sila. Kasi pagka ganito, abutan sila nito ng sakit. So, mapipilit na pa tayo mag-antibiotics doon, which is ayaw natin gawin kasi nga bata pa sila. No, hanggat maaari, iniiwas natin sila sa mga gamot-gamot mga kalapatids, no? More on natural muna tayo pagka ganito mga edaran yung mga young birds natin. So ayan o, paliligo ka pa sa ulan, huwag bawal ka dyan. Mamaya lalabas natin na lang ulit sila pagka ito, gumaganda-ganda na yung panahon dun sa gawiron. Ito palagpas na rin sa atin, ayan o. Pag lumagpas lang tong madilim na to, okay na, all goods na ulit yan eh. So ayan mga kalapatis, napapasok nga natin yung mga ibon natin at sakto, wala na rin ulan. Ayan, wala na ulan, tumitila na. Diba? So parang pinagod lang tayo nung panahon. Pero okay lang yan, mamaya lalabas na lang ulit natin sila. So ganyan talaga sa pagkakalapati, kailangan tsaga-tsaga lang. Kapag ka di kayo matsaga, tatama rin kayo sa pagtitrain. So eto, talagang binabantayan natin sila. Kasi nga, tunuturuan na natin sila. Kasi pagka mawala yung mga to, swerte na naman si Boy Dagit, mauubos yung mga warriors natin dito, no? Kahit na iilan pa lang yung nandun, uubusin niya kapag hindi sana yung mag-iuwi dito mga kalapati. Kaya nga ito, gumawa pa tayo ng ganir eh, ng viewingan aviary para sa ganun mas mabawasan yung ating loss, no? So yun nga mga kalapatids, and then nga pala ito yung video mga kalapatids nung tunay na may-ari doon sa nadagit natin na may ribbon. Ayan, so ang sabi niya mga kalapatids ay nag-overfly lang daw kasi nga ay pang pre-flight pala yung ibon na yun, no? So ito yung video niya. Ayan, okay, good afternoon Sir Madla, ito yung kalapati mo. Ayan ha, pinapakain. Bale, ito pala yung sulat para katibayan na sa amin yung ano, ibon. Ayan, Sir Madla. Sir Madla, thank you. So ayun, nakita nyo nga mga kalapatids doon sa video niya na maamo yung ibon. So na hand feed, tapos talaga maamo. Kaya lang, pagka daw busog daw mga kalapatids, hindi na daw maamo, no? Parang si ano lang pala to, parang si Dick. Maamo lang kapag kagutom. Pagka busog na, wala na. Kapag kagutom, kumikis-kis pa eh. So ayun mga kalapatids, shoutout kay Saldi Mendoza YouTube na tunay na owner netong si Dagit nga na may ribbon. So ayun, kita nyo umulan, pero maaraw. So pag ganito, may kinakasal daw na tigbayan. Sabi nung mga bata pa kami, ganito daw. Ayan. So ayan, diba? Kita nyo, tirik na tirik, pero umuulan. No? So baba mo na to, Madla to. Ayan. So patitilain lang natin to, and then tuloy ulit yung training natin. So mabuti na lang itong gamit natin camera, itong GoPro, ay waterproof. So yun nga mga kalapatis, yun. So gano'n, kapag kami dagit tayo ngayon sa mga gagawin natin na susunod na videos, kung sakaling may mga madadagit pa tayo dito, may mga maglo-love visit, pag nahuli natin, ilalagyan ko na lang din ng love letter, no? So, pangit lang yung sulat, pero nakalagay nga dyan na kapag nahuli niya yung ibon, chat niya tayo sa Madla Love TV natin, no? Na account. So madali naman tayo hanapin, search niyo lang sa Google, o kaya sa Facebook, sa YouTube, lalabas ang Madla Love TV, kitang-kita niyo kagad dyan, mabilis lang. So yung gagawa ulit tayo ng love letter, kailang iba-ibang format yung gagawin ko, iba-ibang sulat kasi baka magaya lang eh. Kumbaga parang sticker yan para malaman nyo rin na legit na talagang kami yung nakahuli no, ibon nyo, no. And then yun nga pala mga kalapatid, sa mga nagtatanong, meron kasi mga nagbebenta daw na galing daw sa amin. So malalaman nyo lang na legit na talagang galing sa Madla Love TV yun kapag chinat nyo ako at ako yung nag-confirm mga kalapatid. So kaya pag kami sinayin sila na picture nakasama ko, then hawak yung ibon, yun, pwede yun. Pero ilang pa lang naman yung mga na-out namin dito na ibon, na mga nabebenta. So, konti pa lang talaga. So, yung kapatid ni Eminem, yun, swerte yung nakakuha nun. Yung kapatid ni Eminem, swerte yung nakakuha nun sa kanya, si Secret, hindi ko nasabihin ko sino, basta yun yung kapatid niya, yung nakabili dun, ayan. And then, meron din nakabili nung tatay ni Eminem, so maswerte yun talaga. So, abang-abang na lang kayo sa mga pang-out namin dito.
Yung mga line naman ng mga speedbird natin. O ayun, kasalukuyan pala ako nagbi-breed mga kalapatids. Ayan. So ayan, umaaraw na ulit. So pamaya-maya pwede na ulit silang i-viewing, no? Pero yun na muna mga kalapatids para sa araw na to. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Dave Marasigan, shoutout kay Jason Rosario, shoutout kay Carlo Yambao, shoutout din kay Brian J. Baroma na suki natin, kay Song J. Won, shoutout kay Luis Angelo M. Lucas. Shoutout din po kay Carl Vincent Dimayuga. Ayan, shoutout din kay Harit Love TV, kay Esoj Ulti Price. Shoutout din kay Surich Fernandez Ata. Shoutout din kay Jan Maynard Dones, kay Along Love TV. Shoutout din kay RJ Ariel. Shoutout din po kay Jamel Dacastin. Shoutout din kay Tiop Eliazar, kay JR Razon, kay Eddie Requelman, kay Bandewald Ronda Akbad, at kay Rap Nico Tichanko. So yun na muna mga kalapatids para sa araw na to. Like, share, subscribe. Ingat!